Okay, kamusta mga pinagpala ng Diyos? Yes, ikaw na nanonood ngayon, pinagpala ka ng Panginoon. You are blessed by God. Meron pong nagtanong sa akin, Pastor, mahal pa ba ako ng Diyos? Yun ang tanong niya, kahit ba marami akong nagagawang kasalanan at daming kapalpakang nagawa sa buhay. Alam niyo, sagot ko, biniro ko siya. Ang sabi ko, oo naman, mahal na mahal ka ng Diyos, sobra. Hindi mo lang alam, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Pero totoo, sobrang mahal talaga tayo ng Diyos, sobrang bait ng Diyos. Hindi siya yung Diyos na kapag hindi mo siya pinansin, ay hindi ka na rin niya papansinin. Hindi rin siya yung Diyos na kapag hindi mo siya inisip, hindi ka na rin niya iisipin. Hindi rin siya yung Diyos na kapag hindi mo siya binigyan ng oras, hindi ka na rin niya bibigyan ng oras. At hindi rin siya yung Diyos na kapag hindi ka natapat sa Kanya, hindi na rin siya magiging tapat sa iyo. At etong matindi, hindi rin siya yung Diyos na kapag hindi mo na siya mahal, ay hindi ka na rin niya mahal. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya ganun klaseng Diyos. At ito ang huwag nating kalilimutan. Hindi siya yung Diyos na kapag pinabayaan mo siya, ay pababayaan ka na rin niya. Hindi siya ganun. At hindi rin siya yung Diyos na kapag iniwanan mo siya, ay iiwanan ka na rin niya. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Nang sabi ng salita ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Hindi siya yung katulad ng boyfriend mo o girlfriend mo o asawa mo na basta ka nalang iniwan. Hindi rin siya yung boyfriend mo o girlfriend mo o asawa mo na hindi ka kayang ipaglaban. Si Kristo, ipinaglaban niya ang pag-ibig niya sa iyo. Namatay nga siya sa krus eh. Naghirap nga siya sa krus eh. Ganun niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa iyo, yung pag-ibig sa iyo. Ano ka man, sino ka man, ano man ang iyong pinanggalingan, ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka ng Panginoon. You are accepted. You are beloved. Naalala ko yung isang kwento sa isang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Sila ay malapit ng ikasal. Pero silang dalawa ay mayroong alalahanin. Ano yun? Sapagkat yung lalaki ay natatakot at nag-aalala na malaman yung kanyang sikreto. Sapagkat yung kanyang sikreto, yung kanyang paa ay sobrang baho. Grabe. Kaya siya ay nangangamba, baka malaman at hindi siya tanggapin ng kanyang mapapangasawa. Itong bago ni sila ikasal, yung lalaki ay humingi ng advice sa kanyang tatay. Tay, may problema ako eh. Kasi yung paa ko sobrang baho. Kapag nagsama kami, ay maaamoy niya ito. Ang sabi ng tatay, sige, ganito ang gawin mo. Bago kayo matulog, magsuot ka ng medyas, tatlong patong. Pagsuot mong ganyan, tatlong patong agad, para hindi niya maamoy. Okay, tay, salamat. Thank you. Ganun din pala yung babae, meron din itinatago. Kasi yung kanyang hininga, mabaho. Grabe, sobrang baho. Humingi siya ng advice sa kanyang nanay. Nay, malapit na yung kasal namin. Eh, nahihiya ako malaman niya yung aking... Alam mo na. Oo nga, sabi ng nanay, sobrang baho. Ganito gawin mo. Bago ka matulog, mag-toothbrush ka 3 beses, 5 beses bago ka matulog. So, ganun nga yung ginawa ng dalawa. So, sa kanilang unang pagsasama, unang gabi, napakaganda. So, after 1 month, nagkaroon sila ng reunion, nagkausap-usap. Oh, kamusta na? Okay ba yung payo ko sa'yo? Sabi nung nanay. Okay ba yung payo ko sa'yo? Sabi nung tatay. Yes, tay. Effective. Okay, okay. So ngayon, dumating yung 2nd buwan na kanilang pagsasama. Isang gabi, itong lalaki nagising. Nakita niyo yung kanyang paa, yung isang paa niya. Walang medyas. Nawawala. So, nangamba siya. Hanap siya ng hanap. Ang likot niya sa kama. Sa kalilikot niya, kasi natatakot siya na maamoy ng asawa niya yung medyas niya. Nawawala,
maamoy ng asawa niya paa niya. Sa kalilikot niya, nagising itong babae. Sabi ng babae, pagtayo ng babaeng ganyan, umarap sa mukha niyang ganyan. Ang sabi ng babae, Han, ano ba? Ang likot-likot mo. Bakit ba ang likot mo? Natutulog ako. Sabi nung lalaki, nagulat yung lalaki. Naku po, naalunok niya yung medyas ko. Ano yung aral? Kahit anuman ang iyong kapintasan, anuman ang iyong kakulangan, hindi mo kailangang itago sa Diyos. Kahit alam naman yan ng Diyos. Ito ang mabuti. Kahit alam niya ng Diyos, tanggap ka niya. Bakit? Sapagkat ang tunay na nagmamahal, tatanggapin ka kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Amen! Kung napagpala ka ng videong ito, ay please like and share. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga new videos na i-upload natin. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan, iisa ang buhay, ang lahat ay lilipas, ngunit ang salita lamang ng Diyos ang mananatili hanggang wakas. You are blessed.